Okay, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang bidyong pong ito ay para dun sa mga taong walang kaalam-alam pagdating sa taxation. At sa mga bagong CPA na gustong magkaroon ng decenting hanap buhay pero wala hong tumatanggap dahil walang experience. So sa araw na to, tuturuan kita mga ka-taxpayer kong minamahal ng experience. So, ang una nating pag-aaralan, ito pong letter of authority, audit protection flowchart ho ito. So, paano mo poproteksyonan yung sarili mo sa audit kung ikaw ay isang taxpayer para rin ito sa iyo? I-click lang po yung heart para ho mag-spread tayo ng love sa YouTube at Facebook. Yan po sana ang gawin ninyo bilang kabayaran sa ating ginagawang sa araw na to. So, naka-receive ka ng letter of authority. Sa mga hindi nakakakita ng letter of authority, ito po yung itsura. At dapat pag naka-receive ka niyan, makaka-receive ka rin ng checklist of requirements. Ano ang gagawin po ninyo? So, case number one. At marami na po tayong na-experience na may mga aroganteng revenue officer at group supervisor. So, kailangan nating ibalik sila sa mundo at maging humble. So, kailangan po ninyong gumawa ng sarili ninyong diagnostic matrix. At kung kayo po ay nagpa-practice, isinasuggest ko na i-insert po niyo dyan yung client name po ninyo. Okay. At ito po, palitan ninyo ng ano yung taxable year na ino-audit sa inyo. So, ilalagay po ninyo ano yung date na pagkaka-receive ng LOA. Ganun lang ako kasimple gamitin itong matrix na to. And then, gumawa ho kayo ng letter of acknowledgement. Of course, yung letter of acknowledgement, ilalagay nyo rin sa tapat ng LOA kailan ni-receive ng BIR. Siyempre, BIR ang nag-receive nito. Ito'y taxpayer o ikayo mismo bilang tax specialista. So, ang content po ng ating letter ay papakita ko na ho sa inyo pero hindi ho ito kompleto. At alam po ninyo, ibinebenta ko ito sa mga taong nangangailangan. 5,000 pesos po plus VAT plus EWT. Pwede nyo po itong gamitin pa ulit-ulit kahit sa 1,000 ninyong kliyente. Applicable po ito. Okay, so pwede nyo rin singilin ng 5,000 pesos yung pong inyong kliyente. So, mamumuhunan ko kayo ng 5,000 pesos, bibilin nyo sa akin, pero pwede ho ninyong ibenta sa 1,000 tao ng 5,000 pesos din. So, puhunan 5,000, kumita ka ng 5 million pesos. Iniimbitahan ko rin ho kayo na mag-franchise. Ito po yung letter of intent. Kung gusto nyo hong mag-franchise sa akin, 50,000 ho ang franchise. Ang potential income ho ninyo ay 40,000 per client. So, subject yan sa terms and condition. So, samahan nyo ako sa susunod na topic. Ang topic ho natin is request for immediate audit. So, para ho dun sa mga tax specialist ko, ang kabuuan ng lecture na to ay ipamimigay po sa inyo, sa mga franchisees, sa atin pong link. Available na po yan sa ating Google Drive. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. Maging masaya ka sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos.